Sen... Sino ka? Joy! Gising! Huy! Joy! Huy! Joy! Gising! Joy! Gising! Huy! Huy! Gising na! Pasensya ka na nga pala kung pinaghintay kita ng matagal. Nagpasa kasi kami ng research sa mga kagrupo. Kasi naman si ma'am, nakakailang revise na kami tapos magre-revise na naman. Nakakasampung revise na kaya kami. Tapos uulit na naman. Ang mahal din kaya ng ikit tsaka papel. Sa bagay, ilang naman ang bag ko sa grupo. Tsaka magluto ng pansit canton. Grabe, ganyan na ba ako gwapo para titigan mo ng ganyang katagal? Uy! Anong nangyari dun? Ang hirap talaga ispilingin ng mga babae. Alam ko na kung bakit ganyan ang hilat siya ng mukha mo ngayon. Siguro naubusan ka ng carbonara sa kantina, no? Siguro mayroon ka ngayon. Ang ibig ko sabihin, mayroon ka ba ngayon problema kaya ganyan ang kinikilos mo ngayon? Nandito tayo para mag-review, hindi para tanungin kung ano problema ko. Bakit? Nagtatanong lang naman ako. Masama na ba magtanong ngayon? Oo! Lalo na kapag personal na buhay kong pinag-uusapan. Ito naman ang pangit ka, Banding. Pinapasaya lang kita kasi nakabasangot na naman yung mukha mo. Magre-review ka ba o hindi na? Kapag hindi na, alis na lang ako. Magre-review na. Magre-review na. Joy. Naman. Alis na talaga ako. Pwede bang kumalma ka muna? Kalma. Kalma. Iba itong sasabihin ko. May class field trip nga pala kami ng tatlong araw. Talaga? Nag-aalala ka ba sa akin? Huwag ka mag-alala at makaka-uwi rin naman ako ng safe and sound. Ano naman pakialam? Tsaka, bakit kailangan po magpaalam sa akin? Baka lang kasi hanapin mo ako. Baka nga mamiss mo pa ako eh. Sinasayang mo lang yata ang oras kasi kay Bakal. Teka lang, binibiro lang kita. Magbibiro lang naman ako eh. Ito lang, magre-review na tayo. Bibiro lang yung tao.
Miss, yung phone mo. Joy? Jensen? Kamusta ka na? Hindi ko alam, dito ka na pala nag-aaral sa probinsya. Limang buwan na nakalipas simula nung lumipat ka ng dito ni Mama. Kamusta nga pala kayo ni Tita? Okay lang. Tahimik na ang buhay namin dito ni Mama. Ikaw, bakit ka nandito? I'm here for vacation with my mom. Pagkatapos naman ito, pupunta agad kami sa Manila. Kung gusto mo, ihatid na kita para pati makamusta ko na din si Tita. Hindi na kailangan. Wala si Mama sa bahay dahil may trabaho siya. Nasabihin ko na lang na nagkita tayo at kinamusta mo siya. Tsaka marami pa akong asi kasi salamat ulit, promise na ako. Ba yung hinahanap mo? Sana ako nung nakita ko yung ID mo sa damuhan. Mukhang nalaglag dahil sa nangyari kahapon. Salamat ulit. Kailangan ko lang umalis. Joy! Pwede ba tayo mag-usap kahit sa biglang? Joy, sorry. Para saan? Sa lahat. Sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Kalimutan mo na yan kasi matagal ko na yung kinalimutan. Gusto mo bang kumain?
Libre ko. Yung paborito mo kakanin. Huwag na lang. Busog pa ako. Tsaka, iba na ang paborito kong pagkain. I'm back! Namiss mo ba ako? May dala nga pala ang pasalubong sa'yo. Pasensya ka na, ito na lang nakayanan ng pera ko. Palagi mo susutin yan, ha? Wala ka nang pera, bumili ka pa nito. Ayaw mo ba? Ito naman, binibiro ka lang. Sige, ako magsusot sa'yo. Anong bumuntik pa ako may wala ng bas dahil dito? Tapos isasawali mo lang. Minsan ko pa ito hinahanap para lang makabili ito. Dahil ba kaya nito? Sige ka, magtatampo ako sa'yo pag may matasino. Ang ganda. Wala yan kasing katulad. Parang ikaw. Ganda-ganda niya. Minsan, ang layo pala ng tindahan dito. Saan ka ba bumili? Diyon nga, sa Aling Judith Store. Naku po, ba't doon ka bumili? Mahal magpatubo doon. Malay ko, hindi ko naman pasikot-sikot dito eh. Malamig ba yan? Hindi nga. Tara din eh, ayun na. Okay na yan. Bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang nung nakita kitang tumatay dito. Oo naman, insan. Nahihiyaan naman sa jerbox mo palutang-lutang dyan. Naalala ko nun. Lagi tayong pinapagalitan ni tita tuwing tanghali. Lagi tayong napunta sa ilog. Tapos pag-uwi natin sa bahay, napalood tayo ni Papa Sasin. Pero, kahit lagi naman tayong pinapaluhod, lagi naman tayong pupunta dito. Paano ba naman kasi, ikaw yung atat na atat sa atin, tapos tinamay mo pa ako? Paano ba naman, inaabangan yung crush niya si Jopay? Jopay! Siguro miss mo na yun, ano? Minsan, pwede ba magtanong sa'yo? Alam pa na mga expert ka dito. Ano ba yun? Paano kung nakikita ulit kayo ng ex mo, tapos na-realize mo, mahal mo pa pala siya. Ano bang gagawin mo? Ang random mo naman, pinsan. Siguro nakita kayo ulit na ex mo, no? Uy, mukha naman sineseryoso mo yung sinabi ko. Pero yung totoo, mahal mo pa yung ex mo? Akala ko nga nung una, hindi na eh.
Pero, nung na-realize ko, mahal ko pa pala siya. Parang nag-flashback yung lahat. Ano bang gagawin ko? Kita kayo na ex mo? Oo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito pala siya nakatira. Seryoso? Dito siya nakatira sa probinsya? Ay, nako. Pero maiba tayo, pinsan. Ba't kayo nag-iwalay? Nako, insan. Ikaw pala yung may mali. Nagkaroon ba kayo ng closure? Sa ikala namin pagkita, naghingi naman ako ng tawad sa kanya. Inamin ko din yung pagkakamali. Ano naman sinabi niya? Sinabi niya, kinalimutan na daw niya ang lahat. Sinabi niya bang pinatawad ka na niya? Hindi nga. Naku, mukhang mahihirapan ka nga yata dyan. Ito naman. Kaya nga ako nakikiusap sa'yo para bigyan mo ko ng payo eh. Yung totoo nga, katutulungan ba talaga ako? Ang hirap kasi ng sitwasyon minsan sa totoo lang. Pero kung ako sa'yo, dapat kung mahal mo yung tao, hindi mo sinaktan. Gayahin mo si Bara, may tanging isang Maria lamang. Tsaka, magsimula ka ulit. Magsimula ka manligaw sa kanya. Ang tanong, kung may pag-asa ka pa eh, may red flag ka na sa kanya. Ito naman, napaka-nega mo naman. Na ito nga ako para tulungan mo ako eh. Binibiro ka lang. Sabi sa'yo, bigyan mo ako ng bulaklak. At sa mismong classroom ko pa talaga, ha? Ha? Bulaklak? Nahihibang ka na ba? Ba't naman kita bibigyan ng bulaklak, mas lalaki ka pa sa'kin? Hoy, Sad! Huwag mo akong paandara na ganyan. Hindi yan uubra sa'kin. Hindi nga ako ang naglagay ng bulaklak sa desk mo. Sino po bang magtatangka niya maglagay, kundi ikaw lang? Paano man may secret admirer ka sa classroom niyo? Ay! Joy! Joy! Gusto mo ihatid na kita? Ay, hindi na kailangan. Kaya ko na sarili ko. Hindi, para makasigurado akong makapunta ka sa inyo ng safe. Bakit pa ang kulit mo? Di ba sinabi ko na sa'yo na kaya ko ng sarili ko at hindi mo na kailangan ihatid pa? Mahirap ang intindihin yun. Concern lang naman ako sa'yo, Joy. Concern? Napapatawa ka ba? Papasok mo na naman sa buhay ko? Tapos naman ako mahuhulog na naman sa'yo? Tapos sasaktan at guguluhin mo na naman ako? Pwede ba dyan sin tama na? Masyado nang masakit yung ginawa mo sa akin noon. At hanggang ngayon yung sakit, nandito pa rin. Kaya please lang, tama na. Huwag ka na ulit papasok sa buhay ko. Sa palagay ko, pinaliligo na sa babaeng gusto ko. Ha? Anong ulit minsan? Pakiulit? Ha? Hakdog. Gwapo ka sana, kaso bingi ka lang. Teka, kanina ko pa napapansin ha. Parang kang lagi kang tulala. Ano ba nangyari sa'yo? Feeling ko nga, hindi na akong babalikan ng ex ko. Ha? Bakit? Sinabi niya, layuan ko na daw siya. Dahil... Nasasaktan na daw siya sa mga nangyari dati. Minsan,
Sa totoo lang, yung babaeng gusto ko ngayon. Hate na hate niya ang mga lalaki. Ayaw niya sa akin noon. Kasi iniisip niya lahat ng lalaki manluloko. Saka iiwan siya. Pero dahil hindi ako sumuko, nakuha ko ang loob niya. Kaya ko minsan, o susuko. Kaya kaya mo yan. Iwala ko sila. Ha? Huwag susuko? Oo naman. Nagsisimula ka pa nga lang, tapos susuko ka na kagad. Tumor siyang galit sa'yo. Tumor may pakita na deserve mo pa ng pangalawang pagkakataon. Salamat, Insan. Lumakas yung loob ko. Ano ulit yung sinasabi mo kanina? Ang sabi ko, mukhang may naliligaw na yata sa babaeng gusto ko. Huh? Eh di, unahan mo na. Kailangan mag-base ka sa kanila. Sa lalo't madaling panahon. Para masabi mo na gusto ko siya. Bagay. May point ka nga pala. Uunahan ko sila. Dapat ako muna. Thank you. Ayan na siya. Kaya mo ito, Sad. Di ba matapang ka? Kaya mo ito. Ano ba kasing sasabihin mo na hindi pwede sabihin sa messenger? Di kasi... Ano ba kasi yun na yung bukang tumpukin? Di, Insan? Anong ginagawa mo dito? Joy? Magkakilala kayong dalawa? Oo, Insan. Siya yung tinutukoy ko sa'yo, kaibigan to. Insan, siya din yung tinutukoy kong ex ko. Pinsan kayong dalawa? Oo, Joy, pero hindi ko naman alam na ikaw palang tinutukoy sa akin dyan sa next niya. Gusto niya pang balikan. Ako palang laman ang usapan yung dalawa. Malinaw na ang lahat. Wala kayong dalawang pinagkaiba. Pares kayo manluloko. Joy, wala akong alam! Grabe. Maliit talaga ng mundo. Hindi mo akalain, sa isang babae pala tayo magkakatalo. Dahil naman alam mo na, baka naman itigil mo na ang balak na panliligaw kay Joy. Maraming beses na kitang pinagbigyan, Jensen. Pero ngayon hindi na. Pipiliin ko muna sarili ko. Mahal pa rin ako ni Joy. Kaya kung maging kayo man, baka maging panakiputas ka lang niya. Di ba ex ka na? At ang ex, di na binabalikan. At egis ka na sa buhay ni Joy. Pag-ex ka na sa buhay ni Joy. Sinusunod ko lang naman kasi yung payo. Kung mahal ko, ipaglalaban ko. Eh, mahal ko pa eh. Naalala mo yung sinabi mo sa akin sa ilog. Unahan ko sila. Unahan ko sila naliligaw kay Joy. Eh, hindi ko naman alam na ikaw palang uunahan ko, Jensen. Sinusunod ko lang din ang payo mo. Joy, hindi na kita.
Tumigil ka nga, Jensen. Ako ang una nag-alok na ihatid si Joy. Ano sinasabi mo? Ako ang nauna dito. Hindi porket ikaw nauna, ikaw na maghahatid kay Joy. Mabuti pa, tanungin natin si Joy. Kasalanan mo to eh. Kakaalis tuloy si Joy. Kasalanan ko pa? Eh ako ngayon na dumating dito, ako dapat maghahatid sa kanya. Kung hindi ka lang paipal sa araw na to, naihatid ko na sana siya. Ikaw ba naglagay nito sa lamesa ko? Ha? Hindi ako naglalagay nan. Kung nagawa mo nga maglagay ng bulak na, hindi ka nakatak na ikaw rin naglalagay nito. Joy, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako naglagay nan. Kung itong para mo para makuha ito ko, bas ngayon tatapatin na kita. Tumigil ka na sa kahibangan mo. Huwag ka nang umasa magkakabalikan pa tayo. Ilang beses ka nabagot pero hindi ako agad sumuko. Congrats nga pala, dahil mo na nakuha ang award kanina. Ano ba sasabihin mo? Paalis na kasi kami ni Papa bukas eh. Papunta na kami Maynila. Doon na kami maninirahan at saka doon ako magkukuleyo. Ano naman ngayon? Wala ka man lang ba sa akin sasabihin? Gusto kita, Joy. Matagal na. Hindi ko lang masabi kasi nahihiya ako na at natatakot na baka iwasan mo ako. Gustong gusto kita, matagal na. Una pa lang kita nakita. Nagkagusto na ako sa'yo. Parang ang hirap mo kasing kalimutan eh. Lalo na ngayon. Paalis na ako. Hindi na kita makikita. I will care.